Guys, usapang what if muna tayo. What if magka-pandemic ulit? O kaya naman quarantine? What if mag-shutdown ulit yung mga grocery stores? Mag-shutdown yung supply ng tubig? Mag-shutdown ang supply ng kuryente sa bahay natin? Sa nangyayari ngayon, what if magka-gera or something worse? Kaya ba nating mag-survive sa bahay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tips kung paano mag-survive sa bahay kung dumating man yung worst case scenario sa atin. Let's go! So guys, kung yung worst case scenario ay 1 month, 2 months, walang problema. Pero paano kung yan ay tumagal ng 6 months, 1 year, 2 years or more? Paano na lang? Sa video ito as padre de familia, kailangan ready ang family natin dun sa mga worst case scenarios na ganyan. Siyempre, yung mga needs muna. So ano ba yung mga needs natin? So siyempre, nandyan yung food, water, air, and shelter. Bahay, kaya yan. Magpagawa ka na ng bahay ngayon. So guys, food muna. Siyempre tayo mag-i-stock tayo ng pagkain, delata yung mga medyo matatagal mag-sparp. Pero paano pag nagtagal ng 6 months to 1 year, 2 years or more yung shutdown ng source ng food natin? So yung mga stocks natin ganyan, tatagal na siguro 1 month na yung max. Mga drinks, mga frozen, tingin ko 1 month lang din yung max na yan. Kaya ako, nag-stock tayo na energy bar na naglalast ng 25 years. Astig, so tara, check natin. So ito yung mga bar na tumatagal yan. Expiration niya is 2043. Napakatagal pa. At maliban sa mga bar, meron din tayong food na talaga na nagtatagal ng 25 years din. May mga MREs din tayo na pwedeng pang backup na nasa storage mo lang for ilang taon. Na so worst case scenario, kung sakali man, ready pa rin ang bahay mo. Pangalawa, water syempre. So dito sa likuran ng bahay, meron tayong filtered na water tanks. Potable naman siya. Good thing pag may supply pa tayo dun sa main natin. Pero paano Sir Reid pag nawala na ng supply sa main? Ito ang gagawin namin. So hindi tayo sure kung potable yung mga mai-stock natin tubig sa water tanks natin. Kaya baso, then mag-iigib ng konti. Kala pa. Then ilalagay natin dun sa ating waters na water purifier. Ito mga kabahay, hindi kailangan ng kuryente. Due to gravity lang, purify na niya yung tubig. So yung stock natin doon sa water tank natin na dalawang malaking tanke is somehow magagawang pwedeng inumin yung tubig natin. And last na sa food, meron tayong backup ng mga buto, seeds syempre, para pantanim din sa mga lupang bakante. So mga kabahay, no, ito ay tips lamang sa kung sakaling mag-shutdown lahat ng connection natin sa labas. Kasama na rin sa food syempre yung apoy or pagpapainit syempre ng tubig or pagkain. Kaya mag-back up ng butane operated na mga range. Mahaba-habang lutuan at pagpapainit ng tubig yan. Pangatlo yung nabanggit natin, shelter. Siyempre, kailangan may bahay tayo. Isa rin yan sa mga needs ng tao. Kaya kung kaya, no, talagang mag-invest tayo sa bahay dahil importante yan. Lalo na pag nag-build na tayo ng family. At yung mga kailangan naman natin sa bahay, tara, check natin. Part sa bahay ang kuryente. Pag naputol ang supply ng kuryente sa bahay, kailangan meron kang electric generator. Ipu-full charge mo muna siya habang may kuryente. Kaya itong 380 plus full charge ng cellphone. Magpaandar ng mga 220 volts ng mga appliances. Pwede rin isaksak ang mga electric fans. Mag-charge ng mga LED flashlights natin. At ilan pang mga gadgets and appliances na kailangan ng kuryente. Sir, yung paano pag wala ng kuryente, paano mo i-charge ngayon ito? Ito ay pwedeng i-charge gamit ang solar panels. So nasa storage lang siya, medyo mahirap ilabas, pero ikinakabit lang siya, tapos ilalatag mo, pag may araw, magcha-charge na siya. So kahit walang supply, mag-full charge pa rin gamit ang init ng araw. So nabanggit ko kanina, ilaw, flashlight, mag-invest tayo sa mga LED rechargeable na mga ilaw. Dahil pag naputol ng kuryente sa gabi, kailangan natin ang ilaw, electric fan, sasasak lang din, ayos na. Nakalimutan ko, kapartner ng butane kanina sa apoy, syempre, mag-stock na kayo ng maraming lighter. Pag walang source ng kuryente or tubig, kailangan somehow may backup kayong madaling apoy. Itong last is not necessary, but if you can manage, if you can be responsible, kailangan mo to sa pamilya mo. Worst case scenario mga kabahay, self-defense, very important. Kapag nagkaroon na ng chaos sa paligid, hindi natin makokontrol ang isipan at galaw nila, pero yung safety ng tahanan mo, yun lang ang bagay na kaya mong kontrolin. Sa responsible daddies, kailangan nyo to. At kung isa kayo sa mga responsible daddies, mag-stock na rin tayo ng maraming amos. Magsipag lang sa pag-a-apply ng LTAF. Registration, drug test, juroso, tsagain lang natin. Para yan sa pamilya.
So mga kabahay, ito ay tips lamang para somehow makatulong sa inyo na sa worst case scenario, padre de familia, syempre sa safety ng family, baka lang makatulong sa inyo. So thank you for watching mga kabahay, and see you sa next vlogs natin. Bye-bye!